Hi, hello guys, good evening. It's Aljenny. Please like and subscribe to my YouTube channel and press the bell button to get new video updates. Ang lakas ng ulan kanina, tapos ang lakas din ng hangin. Pero hindi na kasi nung mainit ngayon. Hindi katulad kanina. Kakapagod kasi galing ako sa trabaho. Pagdating ng bahay, meron pa akong alaga yung bata, maglilinis pa ng bahay. Pero that's life. Ngayong araw na ito, ikukwento ko sa inyo, o isishare ko sa inyo, kung paano ko nakilala ang foreigner kong husband. Kasi, noon ako kasi mahilig ako mag-scroll ng mga friends. Maghanap ako ng mga friends sa Facebook. Maghanap ako niyan. Tapos, ina-add ko sila. Nag-request ako ng friend. Tapos, nakilala ko si... Naging friend ko si Daddy Chan. Na, yun, lagi kami nagkikwentuhan niya. Lagi kami nag-chat. Then, lagi ko nasabi ko sa kanya minsan na kasi open naman ako sa kanya kahit ganun. Parang bang magaan yung loob ko sa kanya. Magaan. Nasasabi ko sa kanya na gusto ko yung... Sabi ko, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Tapos, gusto ko rin magkaroon ng... Gusto ko mag-abroad. Pero, natry kong mag-apply sa Middle East. Pero, ayaw naman ng mga kapatid ko. Kasi mahirap daw dun ang buhay. Mahirap daw maging isang OFW. Kasi maraming matapang na amo. Tapos, meron akong passport na noon. Nakapunta na din ako sa agency. Kasi may kakilala ako doon sa agency sa Maynila. Tapos, yun guys. Hindi rin ako, umayaw yung mga kapatid ko. Para din akong nawala ng pag-asa. Parang tinabangan na din ako. Pero ang hirap, parang kahit ako may maliit na tindahan at saka maliit na bahay doon sa Pilipinas, parang hindi ako kontento. Then, sa paghanap ko ng ng friend, so yan yan, na-meet ko si Daddy Chan na naging friend ko. Tsaka after 2 weeks na magkaibigan kami ng Daddy Chan, nag-request din ako ng friend sa kanyang asawa na si Mami Au. Yun. Naging magkaibigan kami. And then, habang lumilipas ang mga araw, hindi naman nagtagal eh. Kasi, parang two months lang. Sabi niya. Yun. Hindi nagtagal yung pagiging namin. Basta lagi kami nagkikwentuhan every night. Tapos pagka may bakante sila. Kasi si Daddy, yung may trabaho sa school. Tapos si Mami sa pathologist. Ngayon, sa pag-ano ko, lagi kong sinasabi ko, gusto kong pumunta ng Australia. Kasi sabi ko, maganda daw, bansa yan. Ngayon, so, sabi niya sa akin, ang mahal. Sabi niya, kasi malaki daw ang gastos bago pumunta. Eh, wala naman akong perang ganun kalaki. Kasi nga, sabi niya, halos mag-abutin yata ng... Basta malaking halaga, sabi niya. Tapos, yun, sabi niya sa akin, yan, okay lang, sabi niya ganyan. Total dalaga ka naman. Yun ang sabi niya sa akin. May maghahanap tayo na para makarating ka dito sa Australia. Maghahanap tayo. Bibigyan kita ng kachat. Yan. Yun ang sabi niya sa akin. Pero, yun lang ang sinabi niya sa akin. Pero, isang araw siguro, mga May. Yun. Umatin sila ng Australian in Filipino Association. Yun yung birthday bus, kung tawagin. Kasi mga Pilipino dun, may mga party, magpa-party, tapos yun, maraming umaatin dun na mga Pilipina, tsaka mga foreigner, ang mga asawa, mga Pilipina. Tapos,
doon nakilala, first time din na makilala ng mami at saka ng daddy si Mal. Yun naman si Mal, in-invite naman ni Ate Jing para umatin doon sa party niyon. Ngayon, nagkakilala sila sa isang table, nagkausap, nagkakwentuhan. Parang kabilis ng panahon. Parang kabilis pangyayari. Tapos, yun, sabi daw ng daddy dyan, meron akong gustong, baka may gusto ko ipakilala sa iyo, iririto ko sa iyo, sabi daw, ganyan ng daddy. Ngayon, pinakita naman niya sa, yung picture, pinakita yung picture ko, naku, ang payat ko, payat, 23 lang ang bayawang ko, napakapayat. Tapos, yun, nagkausap kami, say hi, kasi nag-video call kami noon. Hi, ganyan, hi lang. Tapos, yun, after na siguro mga 2 days, nagawa na siya ng Facebook account, tsaka Skype. So, nag-start kami na mag-chat, at tsaka mag-video call, yan. Pag Sunday, kasi nga, umuwi ako ng Calapan, para, kasi doon sa amin, sa probinsya, doon sa lugar namin, mahina ang signal. So, umuwi ako ng Calapan para makipag-video call sa kanya. Kasi meron din siya namang, yun nga, meron siyang trabaho bilang customer care manager. Tapos, yun, lagi kaming nag-uusap. At tapos, July, umuwi si mami kasi yung kanyang kapatid ay namatay. Ngayon, namatay siyang kapatid. Tapos, doon din kami nagkakilala kasi nagpunta kami sa, doon ko sila unang na-meet ng mami at saka ng daddy sa Novaliches Mall. Yun yung unang doon kami nagkakilala. Doon, yun yung first time namin pagkikita talaga. Hindi ko malilimutan yun. Tapos, umain pa nga kami noon yung sa Janet ba yun. Basta may pinuntahan kaming restaurant. Kasi hindi rin ako marunong pumunta ng Maynila. Nakakapunta ako ng Maynila pero hindi dun sa Novaliches. Wala, hindi ako nakakapunta dun. Pero in-sketch lang niya sa akin kung paano ako pumunta dun. Tapos, yan. Hindi ko naman akalain na may padala. May padala na si Mal. Hindi pa kami sa Facebook nga, sa video ko lang kami nakikita. Itong box na ito, ang unang-unang ibinigay sa akin ni Mal. Panadala kay Mami. Mayroong mga teddy bear na kasama. At saka ito. Itong necklace na ito. Ang unang-unang ibinigay niya sa akin. Na napakamahalaga sa akin. Talagang iniingatan ko ito. Kasi napaka-memorable nitong itong necklace na ito sa akin. Tapos, yun, na umuwi ang mami at saka ang daddy sa probinsya. Para naman, imit naman ang inay at ang ama. Parang yun, parang bang namulong, parang ganun. Pero hindi kasama ang lalaki, na ganyan. Tapos, sinabi naman ng mami tsaka ng daddy sa inay ko, sa tunay kong ina tsaka sa akin mga magulang na huwag silang mag-alala. Eh, sila naman ang tatayo para magulang. Sadya naman, talagang hindi naman ako, talagang papasalamat naman ako talaga kay mami tsaka kay daddy na hindi ko man sila kaano-ano, hindi man ako lumabas sa kanya. Talaga naman yung pagmamahal nila sa aking mag-asawa sobra-sobra. Talagang doon ako, sobra-sobra ako nagpapasalamat na meron palang tao talaga na pagkakaloob ng Diyos sa iyo, sa akin, para makilala ko yung aking magiging asawa. Tapos, yan, masaya yung talagang pagkikita. Tapos, October umuwi si Mal ng Pilipinas para mag-meet kami. Doon yung unang pag-meet namin sa airport. Kasi
sinundo namin siya. Kasama ko si kuya, yung kapatid ni Mami Aw. Tapos, doon din kami umuwi ng bahay. Sa kay na Mami, doon din kami tumira sa Novaliches. Kasama ko si Kuya Lando, kapatid ng ano. Yan, si Kuya Lando din, malaki din ang ano ko dyan eh. Salamat, Kuya. Talagang, yun, dito ko tatapusin yung aking ano, vlogs. Tapos, meron akong isusunod na kung paano yung pagkikita namin ni Mal, ano yung ginawa namin pagkakita namin ni Mal, ano yung mga sorpresa niya sa akin, yun ay susunod. Salamat, and sana nagustuhan niyo ang kwento ko, ang tunay kong kwento ng buhay ko. Thank you.